kasama po ang ating unang ginang, Luis Araneta Marcos! Manatili po tayong nakatayo at sabay-sabay bilang isang nagkakaisang bayan, awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ng kanyang pambungad na mensahe, ang ating ambassador para sa bansang Australia, Ambassador Helen De La Vega. His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and First Lady Attorney Liza Araneta Marcos, the Honorable Speaker Martin Romualdez, Honorable Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and esteemed members of the Philippine delegation, our Consuls General from Melbourne, Sydney, and Canberra, and from the honorary consulates in Queensland, South Australia, and Western Australia. My dear Filipino community leaders, friends, ladies, and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. May I begin by acknowledging the traditional custodians of the ancestral lands of the Kulin Nation and pay my respects to their elders, past, present, and emerging. Maraming salamat po, my dear kababayans, for your presence today to welcome our beloved President and his party who are here in Melbourne for the ASEAN-Australia Special Summit to commemorate 50 years of ASEAN-Australia relations. As many of you will be aware, the President was in Canberra on 29 February as guest of government on a historic state visit. Bakit po ito historic? It was historic because he is the first Philippine President to address the Australian Parliament, where he delivered a powerful speech anchored on our long-standing relations with Australia and shared his vision for the future of our strategic partnership, which he and Prime Minister Albanese declared 6 months ago on 08 September 2023 in Manila. At ngayon din po, bago po kami dumating dito, galing pa din po siya sa isang another engagement, Lowy Institute, if you are very familiar, again, the first Philippine president to address Lowy Institute. It is interesting that here in Melbourne, our event is taking place at this Melbourne Town Hall. For in its early years, the Town Hall played a pivotal role in shaping Melbourne's political landscape, hosting numerous public meetings and political debates. It was here that the first Australian Federal Parliament was held in 1901, bago pa po lumipat sa Canberra, marking a historic moment in the nation's democratic history. Mga kaibigan, ako po eh medyo may edad na rin, ano? At malamang isa sa mga kinabukasan natin ay hindi nyo na ako mapapanood. Sana ay maalala nyo pa po ang inyong abanling God Florante kung ako po ay hindi na kumakanta, kung ako po ay nasa isang tabi na lang at nagbibilang ng pera. Patanda at lihilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Thank you so much po.
Papagalitan ako ng Pangulo dito. May lakad pa yan mamaya. Anyway, sige. Titignan ko na lang dito kung sino sa inyo ang medyo nakakaalala pa ng laro ng bata na mga bugtungan. Kung sino sa inyo makasasagot dito, ang pinakamatalino. Okay. Unang bugtong. Hindi tao, hindi hayop, ngunit mayroong ulo. Kadalasang kasama ay mga karpintero. At kung ito'y ililibing sa kahoy o bato, kailangang pukpukin ng martilyo. Ano sagot nyo? Daming matalino rito. Ay, tignan natin kung sino pinakamatalino. Okay, pangalawa. Hindi tao, hindi hayop, merong butot balat. Mahaba ang bituka at ito'y lumilipad. Kapag hindi mahangin, ito ay tinatamad. Asahan niyong ito ay babagsak. Ano sagot niyo? Saranggola, parami ng parami matalino ha. Okay, ito pa isa. May dila nga, ngunit ayaw namang magsalita. Kambal sila't laging kasama ang isa't isa. Itali o igapos kahit higpitan mo pa, tiyak silang sa'yo ay sasama. Ano sagot nyo? Sapatos. Parami ng parami matalino ha. Okay, ito pa isa. Lumilipad ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad subalit, hindi nananakbo. Pito paa at animang ulo. O, natahimik. Masyado mabilis. Okay, uulitin ko pero pakinggan niyo mabuti. At bibigyan ko kayo ng partida, ano ha? Pagdating do sa pinakaklo, babagalan ko. Okay. One more time. Lumilipad ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko. Lumalakad subalit hindi nananakbo. Pito paa at anim ang ulo. Wala, wala, sirit na. Okay lang kasi kahit ako hindi ko alam ang sagot na sa buwisit niya. Maraming salamat, OPM icon Florante. At ngayon upang handugan tayo ng ilan pang awitin mula sa Filipino community ng Melbourne, Australia. Palakpakan natin si Antoine Aquino. Hello po ulit. I hope you enjoy this song. Thank you. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is sing it. Let's go with you. I'll give you medicine when your tummy aches. Build you a fire when the furnace breaks. Oh, it could be so nice to go old with you. I'll miss you, kiss you, give you my call when you are cold. Feed you, need you, even let you hold the remote control. I
ay matanda na. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan may ito ang pangarap ko? Makuha mo pa kaya ako'y yakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit mabuti na ang buhok ko. Sige. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap sa nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit mabuti na ang buhok ko. Everyone. Kahit maputi na ang buhok ko. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po sa ating kalihim ng Department of Foreign Affairs. Pwede po kayo ba po? Maraming salamat sa kalihim ng ating Department of Foreign Affairs. Si Secretary Ricky Manalo. Isa-isahin ko po ang mga nandito po na kasama namin, delegasyon galing ng Pilipinas. Andito po ang Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Nandito rin po ang ating bagong itinalaga bilang Secretary ng Department of Finance, Finance Secretary, Secretary Ralph Recto. Also known as Senator Vilma Santos. Nandito kasama din po natin dahil marami po tayong ginagawa at nandito tayo para hiyakatin natin ang ating mga kaibigan dito sa Australia na magdala ng investment, magdala ng programa, ng project sa Pilipinas. Andito po ang Trade and Industry Secretary, Secretary Fred Pascual. At nandito rin po ang kalihim ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian. Siya po ang laging nandyan. Pagka nagkabagyo, nagkalindol, nagka-problema, DSWD, nandyan kaagad si Secretary Rex. Kaya't nagulat nga ako na nakahanap siya ng oras na sumama sa amin ngayong itong biyahe na ito. Kasama rin natin ang ating National Security Advisor. Ang National Security Advisor ang namumuno tungkol nga sa tumutulong sa pagbuo ng ating foreign policy at paano yung ating para patibayin ang Pilipinas kasama ng ating mga kaibigan kagaya ng Australia. Andito po si National Security Advisor Secretary Ed Anyo. Ito po ay isang bagong posisyon na aming ginawa. Dahil po, kagaya ng aking nabanggit, ay lagi tayong naghahanap para magkaroon ng trabaho sa Pilipinas. Dahil yung po ng aming sinisigaw ng kampanya ay hindi lamang slogan yun.
na sinasabi natin na kailangan magkaroon ng mas maraming trabaho sa Pilipinas, lalong-lalo na pagkatapos ng pandemya. Kaya binuupo namin ang kanyang opisina at siya ngayon ay ang Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Goh. Itong susunod na ipapakilala ko, ito talagang para sa ating mga foreign, mga Filipino nationals na tumitira at nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. At ito ang pinakabagong departamento sa pamahalaan dahil ito'y pagkakakilala at magbibigay ng tulong para sa ating mga OFW para pagpakilala ng kanilang inyong halaga na ginagawa at para sa Pilipinas, para sa inyong mga pamilya, para sa inyong mga community. Ngunit naramdam po ng buong Pilipinas ang inyong ginagawa. Kaya't binuupo natin ang Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Caknac. Ay narinig na po natin ang ating butihing ambassador ng Pilipinas dito sa Australia, Ambassador Helen De La Vega. At ang siguro ito mas kilala ninyo, yung inyong congen dito sa Melbourne, Consul General Maria Lourdes Salcedo. Aba! may dala kaya tampala rito? Ano ito, puro kamag-anak mo? Ang dano na. So, and all the other officials of the Philippine Embassy in Canberra and Philippine Consulate General here in Melbourne, at hindi magiging buo ang aking pagpakilala kung hindi ko naman ipakilala ang aking mahal sa buhay na si First Lady Luis Araneta Manalo. Lagi kong sinusubukan kasi pagka nag-i-speech ako ng ganito, nag-iisip ako ng introduction para paiyakin siya. Kuminsan nagagawa ko. Mga minamahal kong kababayan dito sa Australia, magandang gabi sa inyong lahat. Na-confused na ako, gabi ba? Hapon? Ano ba? Kasi alas 8 na ng hapon, alas 8 na ng gabi, maliwanag pa rin. Kaya magandang gabi na lang sa inyong lahat dahil ang nakasanayan natin sa Pilipinas. Ako ito man ay talagang nagagalak na makasama, makumusta kayo itong gabi na ito. But before I proceed, I would like to acknowledge that we are gathered in the ancestral lands of the Wurundjeri and Bunwurung peoples. So I pay respect to their elders, past and present, and the emerging leaders that they have, acknowledge their aspirations for meaningful recognition on issues concerning their land and communities. Pare-pareho lang naman tayo mga tao, kaya dapat natin kilalanin ang ating mga naging host dito sa ating ating pagsasama ngayong gabi na ito. I am truly proud to be with hardworking, optimistic, and passionate Filipinos who have joined the diverse Australian society to live, to work, to study, to raise your families, to contribute to the betterment of your adoptive communities. I'm honored to be the first Philippine president to visit Melbourne in line with my acceptance of the invitation of Prime Minister Anthony Albanese to participate in the ASEAN-Australia Special Summit. Through this engagement, I wish to contribute and effectively convey our country's desire for strengthened regional security, greater people-to-people relations, more robust trade, and an amplified level of foreign investment. Before our official meetings begin tomorrow, my first priority is to connect with you, my fellow Filipinos. My presence in Australia will only be meaningful if I am given the opportunity to meet with you, to spend time with you. Ating mga kababayan, some of you have come all the way from regional Victoria, New South Wales, Queensland, Western Australia, even the Northern Territory. I thank Team Philippines here in Australia, led by our good ambassador,
for attending to the many aspects of our relations and ensuring support for our vibrant Filipino diaspora here in the land down under. Alam niyo po, ang katotohanan yan, kapag kami nagbiyahe, at siyempre, kakaunti lang naman ang oras namin dito, kaya itong schedule namin talagang punong-puno. Kaya, pero lahat kami, tignan mo yung ating mga sekretary na nakangiti na, kanina hindi nakangiti yan eh, dahil maraming iniisip. Pero pag lagi namin, we always look forward to this itinatawag namin PhilCom or Filipino Community. Dahil, ano naman, Pinoy, laging masaya. We always look forward to you have not disappointed us. Thank you so much for a very, very warm welcome. The Filipino community's efforts here have significantly enhanced the Philippines' image in Australia. Your hard work, your talent, graciousness, your propensity to support those around you reflect the Filipino character. Lagi kong sinasabi, lahat ng pinupuntahan ko, ako'y nagpapasalamat sa mga Pinoy na nakatira sa iba't ibang bansa, sa inyo na nandito sa Australia. Dahil sumikat po ang Pilipinas dahil sa inyo. Sumikat ang Pilipinas dahil ang naging diaspora, tinatawag, yung pagbiyahe ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, ay nakilala ang Pilipino, ang ugali ng Pilipino, ang kultura ng Pilipino. At kaya naman, napamahal ninyo ang inyong mga kaibigan na dito sa Australia. At napamahal na rin sila sa Pilipinas dahil dyan. Kaya't sinasabi nila, napakahalaga ng ating mga OFW. Dahil na marami silang nagpapadala sila ng tulong sa kanilang pamilya, nakakatulong sa kanilang mga community, at sa ekonomiya ng Pilipinas, napakalaking bahagi na ng mga remittances, kung tawagin. Siyempre, importante yun. At alam natin yun. Ngunit, ito palagay ko yung nakikita. Lahat po ng makilala ko, Presidente, Prime Minister, Hari, Sultan, kahit na anong makilala ko, mahal na mahal ang Pilipino. Dahil lang Pilipino, sabi nila, ang Pilipino, hindi na nila trabaho, ginagawa pa rin nila. Wala kaming problema sa Pilipino dahil walang ginawa, kundi magtrabaho at matulungin. Kahit hindi nila kilala, tinutulungan nila. Hindi lang yung kapwa-Pilipino. At pagkapwa-Pilipino naman, talagang all out ang pagtulong. Kaya napakagandang reputasyon ng Pilipinas dahil sa inyo. Lahat po ng aming nagawa, lahat po ng aming ginagawa ngayon sa Australia, hindi po namin magagawa kung hindi ganyan ang pananaw ng mga Australiano sa Pilipino. Hindi po namin kayang gawin ang mga agreement, yung mga partnership, yung mga alliance. Kung hindi sila malakas ang kumpiyansa, madaling kausap, masarap kausap ang Pilipino. Dahil yung Pilipino, masipag, maasahan, mabait, at mapagmahal. At ang biro nga, sabi sa ibang lugar, hindi ko alam kung sa Australia, ang tawag na nga sa mga Pinoy, sabi, yan ang mga hari at reyna ng overtime. dahil pag kailangan ng mga, sige, volunteer ka agad yung Pinoy, di ba? Tinatanong ko naman sa inyo, bakit masyado kayong ganado mag-overtime? Anong gagawin namin? Uuwi kami, wala na, mag-iisa kami, mag-dandang television. Mag-trabaho na lang kami. At yung ganon, yung mga katangian ng ugali ng Pilipino ay ang nagpasikat sa Pilipinas. Kaya kulang ang salita lamang na pasasalamat. Kaya in return, for all you have given us, this government is committed to improving life and livelihood for every Filipino wherever they may be. The Philippine economy now is thriving, marked by good growth, optimistic forecasts, record highs in employment, tourism, manufacturing, and even if there are still challenges, it's made possible by threats such as climate change, new technological frontiers, yung mga social media, hindi na natin makita kung saan pumupunta, yung AI, hindi alam natin kung anong mangyayari. Tapos nagkakagera-gera pa geopolitical realities na nakikita natin, yung mga Ukraine, mga Israel. But still, I remain confident and optimistic in recognition of our friendship within ASEAN
and partnership with like-minded countries such as Australia. We hope to continue to be an advocate of action founded on mutual trust, respect for sovereignty, and adherence to international law, including the UN Convention on the Law of the Sea. So, with the active participation of all sectors of society, including and especially overseas Filipino, we are on track to achieve our agenda for social and economic transformation. Ang salita po na ginagamit ko is transformation. Dahil, alam niyo naman po, kagaya lang, paulit-ulit kong sinasabi sa kanila lahat na makausap ko, COVID changed everything. And that's why we have to change along with it. And that is why we have to transform. Kailangan na, we have to transform our bureaucracy, we have to transform our government, we have to transform the way we do business, we have transformed the way we do business, the way we go to school, all of this, nagbago lahat. Kaya kailangan naman ay makapag-adjust tayo, and ang tanging solution dyan ay we have to transform not only the structures of government, not only the businesses, the business community, but also we have to have a change in ourselves. And what change do I talk of? Kaya napapag-usapan po yung bagong Pilipinas. Pag sinasabi po natin yung bagong Pilipinas, dahil ay dapat maalala ng Pilipino ang kanyang sariling halaga. Kung minsan kasi tayo, sinasabi natin, ay hindi, mas maganda, important yan, hindi, mas magaling yung mga, hindi na totoo yun. Matagal nang hindi totoo yun. Dapat kilalanin din natin, kinikilala natin ang galing ng mga iba, ang mga nasa ibang bansa. Ngunit mahalaga rin, kilalanin ninyo ang halaga at ang galing at ang sipag at ang husay ng Pilipino. Dapat ipagmalaki natin. Kaya lagi natin po ipinagmamalaki sinasabi natin, kahit saan mo ilagay ang Pilipino, kahit saan mo dalhin yan, ay magsusumikap yan at magiging successful yan. Kaya yan po ang isang ang kailangan pagbaguhin, ang binabago po natin sa bagong Pilipinas. And I continue to commend you for your contribution to the country that nurtured you and provided the foundation for your success. Provide comfort and support for your fellow Filipinos, especially those aging in a foreign land. Embrace and celebrate your Filipino heritage. Pass on this love for the Philippines to your children, to your grandchildren, to all the generations that follow. Teach them what the Philippines is. And hopefully, Australia, hindi naman masyadong malayo sa Pilipinas, iuwi nyo muna sa Pilipinas para makita nila yung ibig ninyo sabihin. Siguro, hindi nila naaalala kung sino yung mga bayani ng Pilipinas. Hindi nila alam kung saan yung mga lugar na pinag-uusapan natin. At simpleng-simple lang, makikita nila kung gaano kaganda ang pinakamagandang bansa sa buong mundo, ang Pilipinas. Let us always remember the adage that is true, that home is where the heart is. So cherish your Filipino identity, because that in that way you remain connected to us, to the Philippines, no matter where you are. So before I end, let me invite you again to visit the Philippines soon and see for yourself the new Filipinas, ang bagong Pilipinas. Yan po ang aming itinataguyod, yan po ang ating ipinaglalaban ngayon. And as our tourism slogan says, even in Australia, I hope that you love the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating mga OFW dito sa Australia! Mabuhay ang lahing Pilipino! Maraming salamat po! Magandang gabi po sa inyong lahat! Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Bago. Dahil sa ito ay kinakailangan, tayo na magtulong-tulong na
mahal.